part 3 of chapter 15. So, start tayo ng illustration. Again, kapag mga yung fair value, meron tayong tinatawag na realized and unrealized gain or loss. Again, kapag unrealized, hindi pa nare-realize, meaning nag-speculate pa lang tayo between by comparing the carrying amount and the fair value of the financial asset. Okay? Yun yung unrealized gain or loss na tinatawag. Kapag siya ay dinispose, yung financial instrument, or dinispose by selling it, usually by selling, saka yun natatawag na realized gain or loss kasi andun na yung kinita mo or ikinalugi mo based sa proceeds na na-receive mo. Kung mas mababa yung carrying amount niya compared dun sa selling price, ibig sabihin, lugi ka, realized loss ka. Yan kasi madalas tanong sa problem, how much is the unrealized loss or gain or loss or realized gain or loss. Kung hindi pa dinidispose for the year 2020 and as of December 31, 2020, nandun pa yung financial asset sa iyong financial statement, ibig sabihin lang nun, wala ka pang realized gain or loss pertaining to that financial instrument. Okay? Ano pa lang kung ikaw ay naka at fair value through profit or loss or through OCI, meron kang unrealized gain or loss na depende kung siya ay didiretso sa profit or loss or doon siya papasok sa OCI na magre-reflect sa para makakasama niya sa retained earnings. And so, illustration. Kapag trading securities, since siya ay held for trading, generally, una nating maiisip, profit or loss to. Kasi, kapag trading securities is the company is planning to sell the asset it bought, yung binili niya, immediately. So, once na makita niya sa market na tumaas yung value niya, nung financial instrument, bebenta niya na agad. Halimbawa, nabili nga niya 5 million, tapos next month, naging 5,500,000. Tapos sabi nung speculator ng company, sige, ibenta na. So, trading security siya. Yung profit or loss, dumidiretso siya sa, yung gain or loss, dumidiretso sa profit or loss sa income statement. Kasi na-realized agad within the year. An entity purchased marketable equity securities, ibig sabihin dun tayo sa equity side nung ating ininvestan, yung binilhan natin ng securities for 5 million pesos. So yung 5 million pesos na to, it encompasses shares. No, hindi siya yung mga payables. The equity securities qualify as financial asset held for trading. The entity also paid 50,000 as commission to the broker. And trading securities, commission expense, cash, 5,050,000. So, mapapansin nyo, nakahiwalay ang commission expense sa trading securities. Kasi, since this is held for trading, yung kanyang expenses related to the transaction na pag-purchase niya ng trading securities will be outright expense na. Diretso ng expense. Okay? Ang rationale nito, di ba, mabebenta din siya in the near future within 1 month. Within one period. So, kung parehas yung pagsasamahin din, halimbawa, i-capitalize siya as trading securities. At the end of the year, since nabenta naman siya, or mabebenta ng mabilisan, parang redundant na nasa nakakapitalized pa siya. Kumbaga, hindi ganun ka-worthy para siya i-capitalize. Kasi nga, di ba, kaya kina-capitalize is we are expecting that
that specific amount, this commission expense, is important for that certain asset to be used by the company for more than one period. Since the trading securities siya, hindi siya within one period, lahat na expenses related or not directly related to the securities or to the instrument will be outright expense na. Will be expensed outright pala. Expensed outright. Okay? So, ang initial measurement kapag trading securities or held for tradings, financial asset, HFT, or any asset, basta ang purpose ay to dispose it immediately. Hindi kasama yung transaction cost. So, makikita nyo yun sa module kung paano yung computation. Yan, explanation. So, nung December 31, meron daw siyang fair value ng 6 million pesos. So, ibig sabihin, nabili siya ng January 1. Nung January 31, nandun pa rin sa nasa financial statement pa din ni company. Although, 1 year na siyang hindi nabibenta, ang purpose naman niya is for trading, hindi siya for investing yung parang after several years pa bago i-dispose na yung dividends noon, yung punterya ba, yung reason kung bakit binili yung stocks or yung stocks nga kapag naman debt securities is yung interest. Okay, so hindi pa daw nabebenta. So kung hindi pa nabebenta yung trading securities and it was classified as it qualified and was classified as financial asset held for trading, yung difference ng cost niya ito will be ibabangga dun sa fair value niya at the end of the period. Tapos yung difference niya, syempre pag titingnan mo kung mas malaki o mas maliit yung carrying amount. Kapag mas malaki yung carrying amount, loss. Kapag mas malaki yung fair value, gain ka. Kasi, kumbaga kung ibebenta mo siya by December 31, kung lang naman if, ng 6 million, kumita ka ng 1 million. Kaya lang, ano pa lang siya, fair value pa lang siya. Reliable naman yung measurement. So, pwede and acceptable for the company to record ang ganito, unrealized gain. Tapos, other income siya papasok. Income statement under other income. Iba pa yun sa comprehensive o si other comprehensive income. Iba pa yun. Ano pa explanation? Okay. Suppose na noong 2021, ang fair value niya is 4.5. Yung 4.5, ibabangga natin siya sa previously declared carrying amount niya na na-increase by 1 million kasi 6 million na yung fair value niya noong 2020. Kumbaga, ang beginning balance ng trading security noong January 1, 2021 is 6 million. So, yung 4.5, ibabangga mo sa 6 million, hindi na sa 5M. Okay? So, as of December 31, 2021, 4.5 na yung value nung item, ng trading securities. So, mapapansin yung bumaba siya kasi mas malaki ngayon yung fair value, mas maliit yung carrying amount. Ay, mas malaki yung carrying amount pala, sorry. Tapos ang fair value is mababa. So, lugi tayo kung ibebenta na natin ngayon. Pero dapat and acceptable naman na mag-record tayo ng unrealized loss. Lalo na at ang inelect nating qualification niya is financial asset held for trading. Yan. Sale of trading security. Suppose on the third year na, 20, 21, 22, third year, binenta siya ng 5.2.
So yung 5-2, ibabangga mo siya kung ano yung beginning balance ng trading security. The beginning balance of the trading security is the ending balance niya noong 2021. So 5245, meron kang gain on sale of trading securities na 700,000. So importante na ito, yung illustration na yan, kahit yan balik-balikan nyo, kapag nakita nyo na sa problem na financial asset held for trading to, ito yung halos susundin nyo na computation and reasoning. Another illustration na trading security. Ngayon naman, meron tayong components na. Parang hindi na siya isang bulk na trading securities. So, ito trading security siya, pero magkahalo ang equity tsaka debt. Debt securities kasi yung bonds, kasi payable siya. Nandun siya sa liability side, diba? So, magkahalo ang equity tsaka debt. So, since yan ay recorded or nag-qualify daw as financial asset held for trading, since this is they are trading securities, i-record natin sila at cost. Okay, kung magkano natin sila binenta on the day na binenta, binili natin sila. Magkano sila binenta sa atin? Magkano yung cash or kahit ano na ibinayad natin sa kanila? Basta ang initial recognition niyan is at cost. Yan. And on the December 31, 2020, meron na daw siyang market value na yan. Kada component ay sinabi kung ano-ano. So, yung net decrease ay i-record as, katulad kanina, unrealized loss. Dash TS. Importante yung dash TS kasi at the end of the period, inaalam ng accountant kung ano yung components ng unrealized loss. Is it trading securities or ano pa ba? Ano pa nga ba? Yung ibang financial asset na pinanggalingan ng unrealized loss. Parang ano, kumbaga ay sa share capital dash ordinary share capital dash preference shares, or kaya ay accumulated depreciation dash office equipment. Kumbaga, importante yung merong dash kung saan nanggaling siya. Okay. Naka-net amount tayo dyan. Tapos, the ABC preference share, so yun yung una, ay nabenta siya ng 80,000 noong 2021. So yung 80,000 na yon ibabangga mo sa beginning balance niya. At ang beginning balance niya is yung, excuse me, yung market value niya noong 2020. Okay? Dahil yung 50,000 na na-record na loss, na-close na yan noong 2020. So, parang noong 2021, mag-i-start tayo ng 150. Okay? Kaya doon binangga. Tapos nakuha mong loss ay 70. On December 31, yan yung natitirang trading securities. And as a whole, lahat naman siya ay held for sale. Kaya in total, yung pagre-record natin ng unrealized gain na 350,000. Okay? So, tatlo yung natitira. Ang dalawang ito ay shares, yung huli ay bonds. Ito yung isa pang type, yung financial asset at fair value through OCI. But we will focus first on the equity investment or the equity instrument. Yan, or kabaliktaran niya is non-trading equity instrument. Bakit siya non-trading? Kasi may mga companies or may individuals na nag-i-invest sa ibang company, di ba?
magbibili sila ng shares, pero ang gagawin nila, hahawakan lang nila yung shares, i-maintain lang nila as own, as property nila, as owned nila, para doon sa mga dividends na magiging entitled yung shareholders doon. So since sila ay shareholders doon, entitled sila sa mga dividends na i-declare ng company na yon. Kaya siya ay non-trading, kumbaga another reason din, halimbawa ay nanalo ka sa saan ba? Baka naka-jackpot ka na 100,000 and wala ka namang paggagastusan muna being okay ka pa naman. Parang okay ka pa naman. Basta nanalo ka tapos wala kang other liabilities na babayaran. Yung 100,000 na yon, instead na ilagak mo sa bangko and mag-interest lang ng konting-konti, what you did is you buy shares from another company or in the platform ng SEC o yung online SEC trading. It's online stock market. So, nung bumili ka doon, nakikita mo na itong stocks na to is madalas siya magbigay ng dividends, tapos okay naman na from 2000 to 2020, yung itinaas ng fair value or ng value nung items na yon is, ng stock na yon is from 10 peso to 100 peso. So, parang mag-expect ka na from nang if another 10 years, so possible na yung magkano ba 10 to 20 na yung 20 pesos na yon maging mga 30 pesos by end of 2020. I mean 2030 after 10 years. So parang ina-speculate mo na siya in the long run. Kaya siya ay non-trading. Kaya meron tayong non-trading tsaka trading. Ang trading naman kasi, ang perception niya ng investor is bibili siya ng stock, yung 100,000, mabibili ka ng stock, tapos everyday mo titingnan kung tumataas yung value niya. Na once tumaas yung value niya, nakita mo, ay kikita na ako dito ng 5,000 pag binenta ko to. So ipopost mo na ibebenta mo siya. Once na may bumili nun, mabilis naman yung transaction sa stock market as long as in line yung price mo sa current fair value, yung marirealize mo na agad yung 5,000. So, bibili ka uli using that 105,000 pesos. At yun yung mga dinatawag na mga daily trader. Yan. Mga traders. Traders yun ang tawag. Kapag non-trading equity, minsan ang tawag sa kanila investors. So, yun. Kung may cash kayo, bigla kayong manalo, I advise yung portion nun ay sa bangko for emergency fund, tapos portion pwedeng investment sa stocks or sa life insurance. Pwedeng kahit isang life insurance lang para sure yung buhay. Ako hindi man ako nag-aano sa life insurance, hindi man ako ahente. Sa akin lang ang napanood ko lang kasi nga, dalawang type ng investment, stocks or yung pwedeng life insurance, kasi yung risk yung binabayaran mo sa life insurance. In case na magka-problem ka sa health, wag naman sana tayo mag-stay safe. Ang mag-shoulder nun ay insurance as long as pasok dun sa mga disabilities ba yun or sickness, ganyan. So going back dito na non-trading na tayo. So, bumili ng 1 million pesos na merong commission and taxes na 100,000. Tapos, hindi man siya nag-qualify. Since hindi siya nag-qualify na held for trading, so siya ay non-trading securities, itong statement na to. Tapos, ang ginawa pa ng company, irrevocable election niya na ang gagamitin ay fair value through OCI. Yun din ang ibig sabihin ng unrealized gain and loss in other OCI. Ibig sabihin, yung unrealized gain or loss is papasok sa OCI, hindi sa other income. Iba yung other income sa other comprehensive income. Ang other income ay nagko-close at the end of the year, katulad ng mga revenue expenses, ang OCI, hindi siya nagko-close.
Paano hindi siya nagko-close? So, ang entry dyan, since yan ay non-trading, yung transaction cost is added to the cost of the financial asset. So, palatandaan nyo na bakit, ano kaya to, i-add ko kaya yung transaction cost o hindi. Mo nakalimutan yung initial measurement. Ang maiisip mo agad is for the long run ito. So, yung cost na nagastos mo to get this 1 million securities, 1 million worth of securities, is ika-capitalize mo. Since itong expenditure nito is worth for more than one period, ika-capitalize mo siya, ipapasok mo siya sa amount ng trading ng equity securities. Tapos ito yung name niya, hindi siya trading security or non-trading securities. Iaano mo siya, ipapangalan mo na financial asset, FVOCI. Excuse me. Okay, plus transaction cost. Tapos, at the end of the year, ang market value niya is 1.3. So, from 1.1 to 1.3, meron kang unrealized gain na 200,000. So, dash OCI na siya. Kasi ibig sabihin yung unrealized gain na ito is papasok sa OCI, hindi sa other income. And normally classified as non-current asset since this is not held for trading. Suppose na noong second year, at the end of the second year, ang market value niya is 1.6. So, ibabangga natin yung 1.6 sa 1.3. Tama, yung 1.3 yung bagong value niya. Kasi yun yung fair value nung 2020 end of the year. Meron tayong unrealized gain na 300,000. Okay. Ngayon, kapag tinanong ng problem, how much is the total OCI at the second on the second year? How much is the total unrealized gain for the second year? Yan madalas din tinatanong. So yung total mo, unlike sa trading securities na ang unrealized gain mo lamang is this year, isinasama mo yung mga previous years kasi nga hindi pa sila nagko-close talaga. Yeah, 1.6 5. Tapos yung 500,000 na yun for the reporting purposes, ang papasok sa statement of comprehensive income, ang magre-reflect is yung current year. Yung previous year, yung totality, magre-reflect sa statement of changes in equity. Okay. Ito kaya yung 300 lang yung magre-reflect sa SCI is pinapakita na magkano yung unrealized gain sa current year. Tapos kaya yung totality ng unrealized gain is nasa changes in equity. Okay, changes in equity siya, iba siya sa position or performance. Dahil nga, hindi nagko-close. So, yun, dun mag-a-appear. Pag nagkabentahan na, suppose nung, yan, third year pero half of the year, nabenta siya ng 2 million pesos. Yung, hindi mo napapansin it kung yung, 6 months, yung 6 over divided by 12, hindi na kailangan. Kasi wala man tayong pinag-uusapan na interest. Tayo ay nakadirekta sa fair value. Okay? So, yung fair value niya, I sold pala. It was sold, disposed for 2 million pesos. Yung 2 million pesos, ibabangga mo sa 1.6. Kung magkano yung fair value niya, recently, yung huling valuation niya, huling record. So, yung huling record ay December 31, 2021. And yung retained earnings mo, yung kikinita mo doon, is hindi mo ipapasok sa profit or loss. Okay?
Kaya siya ay OCI kapag nag-realize ka na ng gain or loss, ibabangga mo siya sa retained earnings under ng statement of changes in equity din. Parang papakita din doon. So, yan yung entry mo, retained earnings. Anong mangyayari doon sa ito yung 500, 300, tsaka 500, 300. So, yung 500, diba sabi ko, hindi nako-close ang unrealized gain under fair value through OCI. So, kapag nabenta yung financial asset, ito, okay, kapag nabenta yan, sabay nating i-close kung ano yung unrealized gain or unrealized loss niya, OCI, na balanse. So, di ba nung December 31, meron tayong balanse na 500,000? Tapos, ang gagawin natin, since nabenta na siya, tatanggalin na natin siya sa OCI. Okay, 500,000. Ngayon, mapapansin natin na ang retained earnings is na credit siya ng 500,000 and ng another 400,000 nung July 1, kung kailan nabenta siya ng 2 million. Kapag inad natin yan, yung 400,000, tsaka yung 500,000, ang total niyan is 900,000. Okay? Kung ang tanong ng problem is how much is the gain, how much the total gain or loss on the disposal of the financial asset through OCI, ang to sagot natin, I think, ay 900,000. Kasi total na siya eh. Parang cost minus selling price. So, nung una, di ba, ang cost niya is 1,100,000. Ibinangga natin, kung ibabangga natin siya sa 2, eh, makukuha natin yung 900,000 na yun yung total adjustment sa retained earnings. Kung magkaroon tayo maka-encounter kayo ng problems na loss, yung bumaba yung fair value or mababa yung selling price, stick to these entries. Okay? Ngayon, kung nalilito kayo sa entries, pwede din kayong din mag T account. So, kapag fair value through OCI, ang T account mo kaagad is FA, FVOCI, retained earnings, tsaka unrealized gain or loss, dash OCI. So, tatlo. Okay? Ito one, ang cash kahit hindi ka dyan mag T-account kasi hindi mo naman siya i-close. So, ito yung una mong T-account. Ikalawa mong T-account. Tapos, ikatlo mong T-account ay retained earnings. Okay? Ang retained earnings, okay, yung mga T accounts. Ang unang T account, FA, FVOCI, ginagalaw mo, debit mo siya pag pinurchase, tapos debit or credit ka kung magkano yung increase or decrease ng fair value niya hanggat hindi pa nababenta. Once na mabenta, tanggalin mo na agad sa yung total niya, yung balance niya, tanggalin mo na agad yung value since nabenta na. Tapos yung unrealized gain or loss dash OCI, syempre, ano, debit ka kapag loss, credit ka kapag gain. Nag-e-entry ka lang doon kapag merong remeasurement. Na yung remeasurement is yan end of the year. At kino-close mo siya, another entry, kapag nabenta na. Ngayon, si retained earnings, ginagalaw mo si retained earnings kapag merong kang subsequent remeasurement at current remeasurement. So, yung current remeasurement na unang taon ay 200,000, tapos 300,000, tapos i-close dyan yung balance
ng pagkakabenta at yung cost ng item. So, tatlong importante dyan na accounts. Another illustration. 30 minutes, stop ko lang.